natin dito, pangunahin po natin concern yung safety. Eh mag-asawa ito, so galing bahay, eh sabi nung iba, pwede nang full face mask o mask, ba't kailangan pang may barrier sa pagitan po nila. Makakausap natin, founder po ng Rider Safety, Advocates of the Philippines o RSAP. Ayan, kilala po ang grupo nila kasi ito yung mga sa ordinaryo mga nagmumotor po. Si retired Police Colonel Bonifacio Lucky Bosita. Colonel, si Iga po ito. Good morning. Ayan, okay. Good morning po. Ganun din sa lahat ng mga nakikinig po. Salamat po sa pagpapaunlak sa panayam na ito para mas malinawan tayo dito sa pagpayag na po ng IATF sa angkas na mga mag-asawa o mag-live-in. Pero kailangan po may barrier. Ano po bang reaction nyo? Protection ho ang pinag-iisipan din ng IATF, yung health protocols, no? Ano hong epekto kung lalagyan ng barrier po itong rider at back rider? Unang-una, sir, nagpapasalamat po tayo sa buting Pangulo at sa mga bumubuo ng National Task Force and IATF. Opo. Sapagkat binigyan po nila ng pansin ang hinaing nitong ating mga kapatid na riders. Ganun pa man po, ang RSAP po ay hindi sangayon sa lumabas na naaprobahang barrier. Ano po? Opo. Dahil unang-una po, ito po ay karagdagang gasto sa ating mga kapatid na riders na kumbaga pare-parehong nagigipit tayo ngayon sa pamumuhay. Ikalawa po, hindi naman talaga ito epektibo para dun sa magandang layunin. Na hindi magkahawaan. Yes sir, kasi alam na alam po natin sir, pag tumatakbo ang motosiklo, malikot yung hampas ng hangin. Okay. Ano po? Opo. Kaya hindi po talaga ito sapat para harangin yung kinatatakutang virus, ano po, itong COVID-19. At ang ikatlo po na napakabigat dito sa usaping ito ay tunay po na nalalagay sa peligro ang ating mga kapatid na riders na gagamit nito dahil unang-una po, may mga lugar po, particular sa Metro Manila po, katulad dyan sa Magallanes, sa mga overpass, yung po bang hindi natin ini-expect na bangga nung hangin. At pag tumatakbo po tayo, binangga tayo ng medyo malakas na hangin, idagdag pa dyan kung may mag-overtake sa atin na mas malaking sasakyan. Yung mabibigla kayo eh, no? Di ba? Yes, sir. Babanggain po yung shield na yan at hindi po natin kayang makontrol ang motorsiklo na malaki po ang possibility na maging sanhi ito ng disgrasya ng magkaangkas na riders. Eh, magdadamay pa po ito ng iba. Yung binabanggit Colonel Bosita na makakatulong para bumagal ang takbo ng motor. Eh, ano po yan eh. Pasensya na po, no? Sige po. Kasi unang-una naman, sir, napakaganda ng intensyon ng mga nasa likod nito eh. Apo. Talagang napakabuti po nila. Napakabuti. Lamang, usapang totoo po, ang mabigat po kasi dito, hindi naman sila mga riders. Apo. Kaya hindi po nila alam yung impact, Apo. Yung epekto nito sa ating mga kapatid na riders. So, okay lang po ba na yung back rider, full face mask, o ano pwedeng help protocol na maimumungkahin nyo sa grupo sa RSAP, Colonel? Sir, alam nyo po, pinakasimple at napakaganda, yun lamang face mask and helmet with visor, sapat na po yun eh. Okay, simple, yun. Walang gastos, hindi delikado sa mga riders, komportable ang mga riders, ligtas sa disgrasya, and ang isa pa pong idagdag ko dyan, kung talaga pong ipapatupad yung barrier na yan. Opo. Eh, unang-una po, kung mapapansin ninyo, wala pa yan. Pero lantad ang paglabag ng mga pulis at ng mga enforcers. Oo. Ibig sabihin po, pag ipinatupad yan, pasensya na po, no? Usapang Opo. Patas lang tayo. Opo. Tiyak na hindi yan matutupad ng mga pulis at ng mga enforcers. Dahil yung nga pong simple, hindi nila masunod, eh yan pa kaya. Kayo ba sa RSAP, nagpadala na kayo ng inyong position paper po sa IATF? Baka makatulong po tayo para... Sorry, kasi alam niyo naman ang mga alituntunin o mga decision ng IATF. Nag-a-adjust po through sa araw-araw ho, eh, no? Nagbabago-bago din po sila. Yes sir, diyan po sa inyong naitanong. Unang-una, nire-respeto po natin at nagtitiwala tayo sa mga kinauukulan. Opo. Kaya nga po, naghintay lamang tayo
nung kanilang ilalabas. Kasi opo, parang hindi naman po maganda na atin silang pangungunahan. Opo. At ang isa pong napakaganda na nabasa ko, yung pong sinabi ng butihing secretary ng DILG, sabi po niya doon, quote-unquote, pero yung may mga designs at proposal, patuloy pa rin silang mag-submit sapagkat okay, meron naman tayong technical working group. Opo. Ibig sabihin po, si General Anyo po ay bukas na bukas ang kanyang tanggapan para isumite yung magandang proposal para dito. Sige po, ipaparating ko po yung inyo pong naging panayam natin ngayon kay Secretary Anyo sa RSAP. Ingat po kayo sa kalye, Colonel. Salamat po sa inyong reaksyon. Maraming salamat po sa ibinigay niyong pagkakataon sa RSAP para sa usapin na ito. Salamat din po. Nakausap opo natin retired Police Colonel Bonifacio Lucky Bosita. Siya po ang founder ng Rider Safety Advocates of the Philippines o RSAP.